Basta nang makakasin ko. Nagpapawis na ako. Pinitan ako sa inyo. Pakibasa, anong ano? Ngayon yung pinatatalastas ko sa inyo. Yan ang simula niyo, di ba? Ha? Ebanghelyo na sa inyo namin pinangaral, na hindi namang tinanda. Na siya naman inyong pinanatulong. Tuloy! Sa pamamagitan naman ito ay ligtas kayo at matyagaan ninyo ang ingatan. Ang salitang pinangaral ko sa inyo, maliwanag, kayo'y nagsisampalatayan, walang kabuluhan. Tuloy! Sa pagkat binigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang din tinanda na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ayon sa mga kasulatan. Siya'y nilibig at siya'y muling binuhay ng katong araw ayon sa mga kasulatan. Tapos na? Siya'y, ha? Ayun din, di ba? Siya'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Siya'y nilibig at nabuhay dahil sa mga kasulatan, ibig sabihin na aking ulang na ito. Pero nung kaalagahan mo, maliwanag eh, di ba? Ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo ang ebanghelyong aking ipinangaral. Pinangaral talaga yan. Na inyo naman tinanggap, yung sulat na yun sa mga taga-Korinto, ibig sabihin, naintindihan yung ipinangaral. At inyong pinananatilihan, you stand by it. Sinindong kayo, kasi kayo ay mabuhay sa pananampalataya. Sa pamamagitan nito, yung ebanghelyo ipinangaral sa kanila na kanilang naintindihan, pinanggapan nila eh. Ligtas kayo kung ipasubali. Kung ano, may tiyaga kayo. Diba may kasagayan? Kung walang tiyaga, kung may tiyaga kayong manatili, yung maliligtas. Ano man ang nalimutan ko tuloy. Sa pamagitan nito, ligtas kayo kung matiyaga niyong iingatan ang salita sa inyo'y ipinangaral. Maliban na, kung kayo'y nagsisampalataya ng walang, sinira ng palataya ng walang kabuluhan. Yung hindi na intindihan ito, ibig sabihin, yung pastor Biblia, ang dami na makaalam niyan. Pero ano ang kahalagahan nito sa iyo? Napapangaral ba yan? Ang tagal po ng member ng church, ang tagal po ng nagtuturo, wala akong narinig ng araw. Huwag magalit si kapatid na kanyo. Isa siya yan sa nagturo sa akin. Kaya ako natutong makaroon. Maraming na nga rin. Mga Amerikano, hindi may pangarap ito eh. Kahit kung pinamagaling na napumupunta dito, pumunta rin dito. Nagsalita rin dito yun nung magkasabay pa kami. Hindi niya sa kanya, hindi niya natatalakay. Ito. Hindi nila kaya ang paliwanag yan eh. Kasi kung kaya mo ipaliwanag yan, tiyak ko, ikaw mismo na nangaral, lalayo sa lahat ng uri ng kasamaan sa sanlibutan. Tiyak yung pinakitilanay mo ito. Yun, si Kristo namatay dahil sa iyong kasalanan. Sa atin. Sino yung atin na yun? Hindi lahat ng tao. Yung ano? Yung nakaintindihan ito. Yung tinanggap ito, ibig sabihin naintindihan ito. At mananatili ito. Yung mga tao namatay dahil sa ating mga kasalanan. Siya'y inilibing at muling nabuhay ayon sa mga kasulatan.
Tingnan niyo ang nangararal ng Ebanghelyo ngayon. Ang Ebanghelyo sa alam sa inyo Testament na. Karamihan ng preacher ng Church of Christ ngayon, nakilala ko, hanggang Mindoro, hanggang Cebu, hanggang sa tinatawag na yung Norte, ano yun? Lawag, Isabela, yun, puto. Ang Ebanghelyo sa Bagong Tipan na. Pero nung wala ko sabi, si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan, inilibing at nabuhay. Ayon saan? Sa mga kasulatan. Ibig sabihin, matagal lang pinag-aaral yun. Even in the Old Testament time. Right?